Gilas, panalo sana. Isa sa sinisisi ng lahat ngayon ay si Coach Chet Reyes at hindi ito sekreto. In fact, ilang beses si Coach Chet Reyes booed by the crowd during Gilas games. So, ibig ba sabihin ito na mananalo sana tayo kung hindi pa si Coach Chet Reyes ang Gilas head coach? Well, nagtatanong lang naman. Pero marami rin ang mga nagsasabing si Jordan Clarkson raw ang problema dahil pagpasok niya sa team ay nag-iiba ang nabubuong teamwork ng Gilas sa kanilang months of preparations. Isolation kasi ang nangyayari at nabasa na ito ng ating mga kalaban. Marami ring fans na nagsasabing mas maigi pa sana kung si Justin Brownlee pa sana ang pinalarong naturalized player dahil he plays within the system. Ang tanong, mananalo kaya tayo kung si Justin Brownlee pa ang ating naturalized player? Well, again, nagtatanong lang naman. Again, napakaraming mga katanungan at isa na rito ang injury ni Kai Soto na kung saan naapektuhan ang number of days na magsimulang mag-practice siya sa Gilas. Kai Soto is a vital piece sa Gilas lineup pero dahil sa kanyang injury, ay muntik pa siyang ma-drop sa team. And in the opening game versus Dominican Republic, ay 1 minute lang ang kanyang nilaro. And he was decent versus Angola, and he played sparingly against Italy, and he is very impressive versus South Sudan. So meaning, nagsimula nang makuha ni Kai Soto ang kanyang timing and he is no longer playing with fear. Ang tanong, kung hindi pa nagka-back injury si Kai Soto, mananalo kaya ang Gilas? Well, nagtatanong lang naman. Well, there is no sure win in basketball, pero ang gusto lang ng mga tao ay mag-resign na si Coach Chet Reyes. And from there, siguradong maraming mga magagawang changes sa sistema ng basketball sa Pilipinas. It's time to play like the Europeans. Kahit Team USA ay ang dami ng pasahan and only Gilas remains sa panahon na ang isolation play pa ang sikat sa NBA. We already have Tab Baldwin at nandiyan na rin si Coach Tim Cone na ang kanyang sistema ay para na ring European. At nandiyan pa ang pagbabalik ni Coach Rico Toruman, ang original coach ng original Gilas One. Samantala, pinamumunuan ni Simone Fontecchio ang Italy sa kanyang sariling mga kamay nang talunin ang Serbia 78-76 nitong Biyernes sa ikalawang yugto ng 2023 FIBA Basketball World Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nagtala si Fontecchio ng 30 points kabilang ang mga mahalagang puntos para sa Italy na umabanti sa 3-1 habang ibinigay nito ang unang pagkatalo sa Serbia na isa sa mga paboritong European team sa torneo. Tumira ang Utah Jazz player ng isang jumper sa may 33.9 seconds na lang ang natitira at itinaas ang lamang ng Azzurri sa 4 points, 78-74, sapat na para sa kanila upang makuha ang panalo at mapabuti ang kanilang chance na makapasok sa quarterfinal round. Ang Serbia, Italy, Germany, Team USA, Spain, Dominican Republic, Slovenia, Australia, Greece, Canada, and other teams tip off the FIBA World Cup 2023 second round on Friday. Narito na ang second round ng FIBA World Cup 2023. Ngayong Biyernes ang unang 8 laro ng second round na nakatakdang maganap, kung saan lahat ng mga koponan sa top 16 ay nag-aalab na makapasok sa quarterfinals. The situation is exactly the same in each of the 4 groups. Serbia and the Dominican Republic, Group I, USA and Lithuania, Group J, Slovenia and Germany, Group K, Canada and Spain, Group L, ay merong 3-0 record. At ang Italy at Puerto Rico, Group I,
Montenegro and Greece, Group J, Australia and Georgia, Group K, Brazil and Latvia, ay meron 2-1 record. If both teams with a 3-0 record win their games, they qualify for the quarterfinals. Ang mga laban sa Biyernes ay kinabibilangan ng isang rematch ng FIBA Eurobasket 2022 Round of 16 sa pagitan ng Serbia at Italy. Isang pagtatanghal na nagpapamalas ng Olympic bronze medal game na magtatampok kay Luka Doncic ng Slovenia at Australia. Isang pagtutuos ng Team USA at Montenegro at isang pagkikita ng dalawang European powerhouse, Lithuania at Greece, at kasama ang iba pang mga laro. At niligtas ni Anthony Edwards ang Team USA mula sa Montenegro. Sa pinakamahirap na pagsubok nito, nagtagumpay ang Team USA na makaligtas sa isang matapang na team na Montenegro, 85-73, upang manatiling hindi pa natatalo sa 2023 FIBA World Cup sa Manila nitong Biyernes. Si Anthony Edwards na walang tigil ang scoring sa first half at nagtala ng pinakamaraming puntos sa kuponan na may 15 points at natupad ang pangako niya na panalo para sa Team USA laban sa Montenegro. Dahil kay Nikola Vucevic na namuno sa kanyang team, binigyan nila ang mga young American players ng magandang laban na hindi pa naranasan ng USA mula noon. Si Vucevic ay nagbigay ng maagang scoring at nagpahintulot sa Montenegro na gamitin ang hindi karaniwang mabagal na simula ng USA team. Nakuha ni Anthony Edwards ang leadership sa second half upang maiwasan ang kanilang pagkatalo sa FIBA World Cup. Nakaligtas ang Team USA sa Montenegro. Tinapos ang hindi kapanipaniwalang 85-73 na panalo sa FIBA World Cup upang mananatiling hindi pa natatalo. Matapos na magkamada sa first half, si Anthony Edwards ay nagbigay buhay sa US team. Nagtala ng 17 points sa huling 20 minutes sa 7 of 16 shooting, habang nagdagdag naman si Austin Reeves ng 12 points at si Jaren Jackson Jr. naman ay merong 11 points. At nag-ambag din ng 10 points bawat isa sina Tyrese Haliburton at Mikal Bridges. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga Marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.